Mga kapu-trip na ATM na baka yun ng staff flatbread o guki kung tawagin sa incheck. Naku, kung hindi pa mga po-trip, tara samahan nyo ko. Subukan natin tikman at alamin kung paano ang paggawa nito. Dahil nandito tayo ngayon sa 1687 M. Rojas Street, Baclaran, Manila. At yan, pag nakita nyo yung arko, konting lakad lang makikita nyo na itong stall nila. Nalagay 1,000 layer bread. Bali, garahi yan mga kapu-trip. At ito naman yung paggawa nila. Ayan, sinimulan muna masamasay ni Achi itong pinaka-dough natin. Sumunod yan ay ayan, pinahaba niya at pinarte-parte ng ilang piraso. You know? Matapos naman niya mga kapu-trip ay ito na nga. Kukuha siya pa isa-isa tapos ilalapat niya ng korting pahaba. Ayan o. May technique talaga siya para ma-stretch out lalo yung pinaka-dough natin mga kapu-trip. At ayan, kitang-kita nyo, sanay na sanay si Achi sa paggawa niya. At talagang pinakita niya kung paano niya ang gawin. Nakakamangha nga mga kapu-trip kasi first time ko makita ng paggawa nito. At first time ko rin ding matitikman to. At nakita ko pa ng personal kung paano niya mismo ginagawa. At yun na nga mga kapu-trip. Sumunod naman dyan, ito na ilalagay na pinakapalaman na ginawa niya. Meat daw yan, tapos may halo-halong spices na. First layer pa lang yan mga kapu-trip. Bale, konti pa lang inilagay niya kasi first layer nga. Pagkatapos niya lagyan ay ibibilog niya mga kapu-trip. Ayan, kitang-kita niya. Kaya makikita niyo talaga ang daming layer nung pinakatinapay niya. Matapos bilog-bilogin niya mga kapu-trip, ifa-flat ulit ni Achi yan. Yan na nga. At ayan, pagka-flat, ihulma ulit ang pahaba. Lahat ng ginagawa niyo dito, lahat sariwa, lahat bagong luto, at lahat makikita niyo habang ginagawa niya. Kaya solid na solid talaga. Pagkatapos niya ulit ipahabaya mga putrip, dito niya na ilalagay yung pinaka-meat talaga. As in, madaming meat na ilalagay niya dyan pagkadami-dami. At ayan, kita niyo naman. Bali, parang dalawang layer ng meat niya mga kaputrip. At ayan, kita niyo naman. Pagkadami-dami ng laman. Pagkatapos yan ay mga kaputrip yan, ibibilog ulit tapos lalagyan ng sesame seed. Ayan, nung mga time na yan, na-excite na ako kasi naamoy ko rin yung amoy ng sesame seed na ano na babad sa mantika. Ang bango-bango nun. Tapos ayan na, pagkatapos mabilog lahat, ifa-flat niya na mga kaputrip na parang piyaya siya. As in, parang piyaya yung itsura niya. Pero ang pinagkaiba, free na dito. Matapos naman ma-flat mga kapu-trip, ayan niya yung next step niyan. Ipiprito na sa pinaka mantika na mayroong sesame seeds. Ayun oh. Grabe, kinakamay ni Kuyo. Sabi niya, ang dami niyo ng paltos, ang dami na rin so ano, paso. Kasi siya lang mismo lahat gumagawa niyan. Nga pala mga kapu-trip, 300 pieces per day ang nagagawa niya. At halos wala siyang pahinga niyan. Nagsisimula sila mag-open 8 a.m. to 6 p.m. Ganong kadami at ganong kahirap din talaga ang pag-process dyan. At ayan mga kapu-trip, matapos ma-prime makita nyo, ilalagay naman siya sa pinakailalim ng lutuan tapos tatakpan ulit. Mag-mimisto lang oven siya para mas maluto yung pinakaloob ng ating tinapay. At ayan na, naluto na mga kapu-trip. Siyempre, next step na natin, titikman na natin. Si Achi pa talaga nagbigay sa atin. Oop! Siyempre, tingnan muna natin. Grabe, ang ganda-ganda. Layer by layer din talaga siya. Tapos, korting piyaya na may pagka-toasted yung ano, appearance. At ito na nga mga kapu-trip. Siyempre, tikman natin. Moment of truth. Siyempre, unang kagat. God bless lahat. Grabe. Ang crispy ng pinaka-crust niya. Tapos, malalasahan mo yung meat. Tapos, may pagka-gingery na malalasahan mo ng sesame seeds. Tapos balance na balance yung lasa ng spices. Panalong panalo. Sa halagang 60 pesos, busog ka talaga. Yun lang mga food trip sa ngayon. Next food trip natin, comment down below. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, fa-follow naman ako. Shoutout nga pala kay Bingson Dave Canceran at tsaka kay Tito Kenshin Albano. See you next vlog mga food trip. Bye!